Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Aljen Santander, ang pinaka-fresh o pinaka-virgin sa tanang YouTuber diri sa Cebu City. Okay. Pinaka-fresh o pinaka-virgin na alien. Okay na. Okay. Okay, let's continue. And this is Aljen once again. Mag-i-intro muna tayo. Welcome back! So for today, nagbabalik ang pinaka-fresh o pinaka-virgin. Charot! Okay, so ayun na nga. Nagbabalik ang pinaka-fresh. At may pag-uusapan tayong about ano ang mas nauna? Ang itlog o ang isa pang itlog? Ang itlog o ang manok? My God. Okay, hayo na nga. So, gusto kong malaman kung anong personal yung opinion tungkol sa tanong na ano ang nauna? Ang manok ba o ang itlog? So, kung meron kayong gustong i-share, please comment down yung kung ano talaga yung nauna sa dalawa. So, I hope na magko-comment kayo. Please share naman. Okay, meron tayong dalawang pagbabasihan. Yan yung biblical base. Tapos yung isa naman ay ang sa science base naman. So, ayun, meron tayong pagbabasihan dahil kapag wala tayong pagbabasihan, so walang kwenta. Walang kwenta yung video natin ito. So, let's continue and uunahin natin yung biblical. Ang biblical naman ay sinasabi doon, God created all things. Of course, kasama na rin yung manok doon. Hindi po gumawa ang manok. What? Hindi po gumawa ang Diyos ng itlog para maging manok. So, hayo na sinasabi doon. Yan kasi ang karamihang sinasabi ng mga tao na kapag nagde-debate about kung anong nauna, of course, nasa biblical base na yung sinasagot nila. Pansin ko lang ha, kanina ko pa naririnig yung mga manok. Ang ingay, besh. Ang ingay talaga. Parang alam nila topic natin sila ngayon. So, hayaan na lang natin kasi nga topic natin sila. So, I conclude na kapag ang basihan is biblical, of course, manok talaga yung nauna kaysa itlog. So, in continuation sa topic natin, magbabase naman tayo sa science. So, kanina, yung basihan natin ay biblical, ngayon sa science naman. So, if you try to search sa Google kung kailan na-discover yung itlog, well, it was discovered 1400 BC. Tapos, if you will search naman kung when was chicken discovered, it was discovered 2000 BC. So, ngayon, klarong-klaro naman, if we will base on science, tapos meron naman siya mga evidences para maging legit yung basihan nila. Unang panahon, sa panahon pa ng mga dinosaur, of course, meron ng mga dinosaur na nag-hatch na sila ng itlog, pero hindi sila mga manok. Yung mga dinosaur, nangingitlog sila. So, hayo, mas una talaga ang itlog. Kasi nga, lumabas ang itlog, pero not in a form sa manok. Sa ibang hayop siya, or sa dinosaur, siya nang galing. So, that's one of the reasons bakit ang science pumapanig na sa itlog na naging una siya kaysa sa manok. So, ang pangalawang rason bakit ang science pumapanig sa itlog kasi nga it was discovered sa China na ano daw in a form daw siya ng fowl sa
sa China banda. Pero hindi siya, so parang bird na rin yun. Actually, yung mga manok, bird, it's ano, pamilya siya ng mga bird. So, ngayon, lumabas yung itlog in a form sa ibang lahi. Pero not technically manok. Pero dun siya nanggaling. So, ngayon, yun ang pangalawang rason, hindi siya, hindi yung manok yung nauna. So, yung nauna talaga ay ang itlog kesa sa manok. So, yeah, that's science-based na naman. Okay, it's up to you naman, guys, kung anong pinaniwalaan natin. Kung biblical base ba tayo or magbibase ba tayo sa science. So, yun, kahit naman anong babasihan natin, still, ano, nagiging panatag na rin naman ang ating pag-iisip. So, disclaimer lang po, meron tayong kanya-kanyang pagbabasihan. Meron tayong kanya-kanyang sagot. So, kung anong pinagbabasihan nyo, it's your opinion naman. Ako lang, nag-share lang ako ng information galing sa internet. Tapos, sana, i-comment nyo na lang kung anong nasa isip nyo. Babasahin ko yan. Nagpapasalamat ako dahil sinubaybayan ninyo ang bagong video nito. And thank you so much for being there. Please na naman subscribe sa YouTube channel ko. Bago ka pa lang sa channel na to. And then click the notification bell para ma-update naman kayo if I have new videos. So, ayun na nga. Thank you so much for being there. Thank you so much sa suporta. Thank you, thank you, thank you. And that would be all. Bye.